Good morning. Ipakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan ngayon dito sa aking paligid habang tayo naglalakad. So kung mapapansin ninyo, kakaiba yung ating video kasi 360, ha? Naka 360 mode tayo. Kaya kayo nang bahalang kumahig dyan sa inyong screen kung saan nyo itututok yung eksena. Pwede sa mukha ko, pwede dito sa paligid ko. Ayan, may mga nagbubuldoser dito sa ano, sa kaliwa ko. Dito tayo sa harap ng ano, ng isang accommodation ng isang napakalaking kumpanya. So paalis pa lang itong mga magtatrabaho. Ayan, bus. Woo! Medyo tinanghali tayo ng gising, mga bate. Tinanghali tayo ng gising. Kaya medyo mainit na ngayon yung ano, yung araw dito. Ano bang oras na? Alas 7 ng umaga. Ayan yung basketball court ng ating mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, napaka sarap magtrabaho dito kung malakas ang loob mo, kung talagang desidido ka na mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Pero ika nga, dapat may hangganan din, ano? Wag nyo rin i-spend yung buong buhay nyo sa pagtatrabaho sa abroad. Kailangan palagi nating ipinapaalala na mag-ipon, no? Huwag yung pagkakatanggap ng sweldo, bili dito, bili doon, padala nyo sa pamilya nyo, pambili ng luho. Kung napanood nyo yung ating isang video na kung saan itinalaki natin ang tukol dyan sa ipon at saka sa luho, tingnan nyo yung nangyari doon sa ating isang kababayan na sobra yung kanilang luho at sa halip na yung kanyang asawa ay magpahinga na dahil may nararamdaman na palang kakaiba sa kanyang katawan, pero hindi pa rin niya magawang mag-forgood sa Pilipinas dahil nga marami pa silang binabayaran at wala pa rin silang ipon. So yun ang nangyari hanggang sa dumating sa point na nagkasakit at namatay yung asawa nang wala man lang silang ipon. Kaya sana po ay maging lesson po yan sa atin na tayo po ay mag-ipon palagi kapag tayo ay isang OFW. So ikot lang tayo dito sa ating ano, sa ating area. Lakad lang konti. Ayan, lalaki ng bato, oh. Mga ganito yung mga bato sa Saudi, no? Alam nyo, itong buong Middle East, lalo na itong Saudi, nakalubog to dati sa ano, sa tubig, no? Sa dagat. Million years ago. Kaya napakayaman sa ano, eh. Napakayaman sa langis. Tsaka, magtataka kayo, bakit nasa disyerto pero may mga makikita kayo sa mga shells. Yan. So, ibig sabihin, talaga nakalubog dati. Lumitaw lang to. Siguro sa tubig. At yun na rin ay base sa ano, ano? Sa ating mga nababasa. Kaya iba yung klase ng lupa dito. Okay, dito tayo, no? Punta tayo dun sa may malapit sa construction site, mga buddy, para makita nyo yung kaganapan dun. I think first time natin na mag-upload ng video na ganito. Ah, hindi, pangalawa na pala, pangalawang beses na natin ito. Yung una pala nung gumawa ako ng video ay sa ano, sa Albatha 360 rin. Nakakatamad mag-edit, eh, kaya ito na lang muna ang ating gawin, diretso na lang to. So yan, ito na yung likod nung ano, nung accommodation na ating nilakadan kanina.
So doon sa unahan, nandun yung aming accommodation, tumawid lang ako ng kalsada. Ito mga bakante pa itong mga ano, mga bakante pa itong mga bahay oh. Ang dami mga paupahan dito na bakante pa. Ayan. Konting papawis lang. Si mamaya papasok na tayo. Alas 2 ng hapon hanggang alas 10. Dati itong building na to sa kanan ko, bakante pa yan. Pero nung ma-occupy siya nung isang malaking kumpanya, itong Saudi Airlines, catering to eh, sa catering. Ayan, halos itong buong area niyan puno na. At napakaraming mga Pilipino yung nandyan. Eh dito sa area namin dati, halos kukunti lang yung mga ano, yung mga tao nung dumating kami dito. Ilan-ilan lang yung mga building na ano na na-occupy pa. So kalimitan mga expats yan, mga Pakistani, Indiano, Pilipino. Pero ngayon, ang dami na. Tapos ito nga, may ginagawa ng napakalaking building dito sa ano, dito sa harapan namin. Eh abala rin ko nung ano, nung nagkakaroon ng mga excavation kasi ang ingay, grabe. Tapos pang gabi ka, matutulog ka sa umaga. Eh doon sa gilid namin mga buddy, meron din na hinuhukay pa. Kaya ang bilis nga nila magtrabaho dito eh. Sobrang bilis. Wala pang ilang buwan to. Kita nyo oh. Nakapag-aro na sila ng pundasyon. Ayun oh, busy-busy sila. Dito nag-assemble sila ng mga ano, ng mga bakal. Parang wala akong nakikita Pilipino dito eh, mga Pakistani lang yung tatrabaho dito. Babae na dun sa gilid oh. Pakistani, mga Indiano. Umikot lang naman tayo eh, umikot lang tayo. At least ipakita ko sa inyo yung mga naging kaganapan dito sa paligid namin, lalo na dito sa harapan namin. So doon sa gilid, may naguhukay din. Hindi na uubos yung mga construction dito. Palaging meron. Bawat kanto may ginagawa. So doon naman sa kabila, school yan ha. Oh, dami oh, naghahatid na sila kanilang mga estudyante. So ibuti natin itong ating harapan ng accommodation para makita ninyo ang kaganapan. Very busy day today. O dito, tingnan nyo. Laking building nito hanggang doon sa pinakadulo. I think mga 500 meters to. So yun yung aming accommodation sa kanan ko mga buddy. Puro bakal nandito oh. Busy, busy today. Ako dito tayo, dito tayo. Pwede dito sa kabila.
uwi siya na rin. Nasa gitna tayo ngayon, nasa gitna tayo. Safe to, safe to. So, dito naman sa kanan ko, dito kami kumakain. O yan, ipan nyo sa kanan. Tahimik. So, ito isang usual setup pag nagawa yung mga building na yun sa kabila. Yung mga kotse nasa harapan lamang, nakaparada. Okay. Vlog in 360 ang ating ginagawa, no edit edit, diretso lang to, diretso lang. Okay, so hanggang dito na lang mga buddy, no, medyo mahaba-haba na rin yung ating video na nagawa. Hanggang sa muli.